Mask mandate, tungkol sa outdoor na mask mandate, kung ito'y po pwede pa o hindi. Inuulit ko, outdoor, sa labas. No? Dahil po ito'y nangyari sa Cebu, kung kaya't nirefer po natin to sa IATF, at nagpulong po kami at nagkaroon na po ang pasya ang IATF dito. Yun po ang rason kung bakit nagpatawag kami ng press conference para pag-usapan yung resulta nito at ito po i-announce ni Secretary Trix. Gandang hapon po. Maraming salamat, Secretary Abalos. Ayon dun sa IATF, ang kanilang rekomendasyon ay sa pag-liberalize ng ating mask mandate and make mask wearing outdoors voluntary across the country. Ulitin po natin, outdoors po ito. Ito ay nagiging optional in open spaces or non-crowded outdoor areas with good ventilation, provided that senior citizens and those immunocompromised individuals are highly encouraged to wear their masks, to continue wearing masks. So ipupuntire lang po natin na pagka ang mga senior citizens at saka those who are immunocompromised, kahit po outdoors, ini-encourage pa rin na magsuot ng mask. Ang optional po ay in non-crowded outdoor areas with good ventilation. Ang lifting, tuluyan na lifting ng mandatory mask mandate ay ipapilot towards the last quarter of 2022, provided na may improvement dun sa COVID-19 booster vaccination coverage. Ibig sabihin, kung marami, nag-start ang ating pagbibilang ng coverage ng boosters was a few months ago, i-confirm natin dito kay Yusek Bergere, was just a little over 50%. So kailangan i-improve natin yung statistics natin ng mga nagpa-booster na para by the end of the year magpa-pilot test na po ng ating lifting of mandatory mask mandate. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno ay hinihikayat na sumuporta sa National Booster Week from September 26 to 29. Through the implementation of sector-specific policies and incentives to encourage people to receive booster shots. So sa iba't ibang ahensya, mayroon silang target na for implementation ng booster policy. Bahala ang mga ahensya magrekomenda o for encouragement or incentives sa mga magpapabooster. Ang IATF Resolution Number 1, Series of 2022 ay nilagdaan itong September 5, 2022. Ulitin po natin, this is a recommendation by the IATF to liberalize yung mask wearing mandate natin, yung compulsory mask wearing dito sa Pilipinas. Hindi pa po ito polisiya, ngunit ito na po ang nire-recommenda ng ating IATF at rekomendado ito for outdoors, non-crowded areas with good ventilation. Pero ang mga seniors or those immunocompromised ay hinihikayat pa rin na tuluyang magsuot ng mask. I-turn over natin for comments si Undersecretary Rosario Vergere. So, magandang tanghali po sa inyong lahat. Of course, good afternoon to Secretary Trixie and Secretary Benhar Abalos. So, we are just confirming kung ano po yung naisaad ni Secretary Trixie na ito pong IATF resolution kung saan nagre-recommenda po ang IATF sa ating presidente to liberalize the use of mask outdoors. Ibig sabihin, sa labas po, hindi indoors. And also, I would like to emphasize na ang atin pong pagsusuot ng mask ay highly encouraged pa rin, lalong-lalo na po sa ating mga nakakatanda or senior citizens and those vulnerable to the disease like those with immunocompromised conditions, dahil sila po yung talagang tinatamaan ng malubhang sakit ng COVID-19. Kasama po sa resolusyon na to, katulad ng nabanggit ni Secretary Trixie, ay yun pong ating paghingi ng tulong, no, at mandato ng ating mga national government agencies na makipagtulungan sa atin kung saan they will be implementing policies
and intervention so that they can help national government to encourage further our citizens to receive their first booster shot. Katulad po ng nasabi ni Secretary Trixie also, ito pong indoor masking, pag-aaralan pa ho patuloy ng IATF kasama ng ating mga eksperto at atin pong gagawa tayo ng parang pilot study on this so that we can determine kung kakayanin na po ng ating health sector ang pag-lift ng indoor masking towards the end of the year if booster coverage will improve in our country. So tayo po ay humihingi ng tulong sa ating mga kababayan. Sana po tayo ay magkaisa para po tayo makarating dun sa ating mga goal of furthering opening up our sectors, but at the same time, ensuring that our Filipino people are protected from COVID-19. We are now opening the floor for questions to Yusek Verhere and Secretary Avalos. Ms. Evelyn Quiros. Good afternoon, Secretary Verhere. Ang tanong ko lang po, yung na-mention niyo po kanina yung recommendation na indoor, yung pag-aaralan pa lang po yung pilot. So how soon po kaya yung ano natin dun sa indoor po to, sa indoor? Yes, ma'am. No? So yun pong sa indoor policy natin for mask wearing na pagkasunduan po ng interagency task force na umpisahan na ho ang pag-aaral ng ating mga eksperto ukol po dito sa paggagsasagawa nitong paglilift ng mask sa indoor areas. Kailangan pong maintindihan ng ating mga kababayan, we need to do this in phases so that we can ensure that our population is protected from COVID-19. So ang gagawin po natin, tayo po ngayon ay kumakalap na ng iba't ibang ebidensya. Gumagawa na rin po tayo ng concept paper kung saan yung study kung paano natin gagawin yung pagpapilot. When we say pilot, we are going to implement this kind of implementation sa piling lugar sa ating bansa para makita natin kung kakayanin na ng ating sistema o hindi. Ay, Secretary, yun tungkol naman, kasi po pag may mga coverage kami, meron po requirement na fully vaccinated. Pag sinabi po bang fully vaccinated, yung dalawa lang ho ba o kailangan po kasama yung dalawang booster shots? Sa ngayon po, ang ating definition ng fully vaccinated individual is just the two doses, the first two doses, yung primary series. Hindi pa po kasama yung ating booster shots sa definition ng fully vaccinated. So if the requirement is a fully vaccinated individual and you have your first two doses, then you are fully vaccinated. Okay, thank you po. Hannah? Good afternoon, Dr. Verhere. Ano po yung naging consideration natin to finally recommend to President Marcos na pwede na natin iluwagan yung pagsusuot ng face mask outdoor po? At para, kasi yung ibang bansa na una na po sa atin, pero it took us time, di ba? So ano yung naging consideration po natin para mag-decision po? Maraming pag-aaral lang sinagawa. Actually, meron din pong na-present din ng iba nating miyembro from the IATF about experiences from other countries. Pag tinignan po natin yung mga datos natin ngayon at kung ano yung naging desisyon ng IATF, we want to emphasize the confidence of our officials sa ating bakuna. Kung saan itong mga bakuna ay nakapagbigay sa atin ng patuloy na na-stable at manageable ang ating mga kaso ng COVID-19. And therefore, with this recommendation, the IATF recommended that there would be this optional policy for mask wearing for those low-risk individuals and in low-risk settings. So, ibig sabihin po, niliberalize natin yung paggamit ng mask sa outdoors, pero dun sa low-risk na individuals, meaning hindi sila matanda, hindi sila immunocompromised. And low-risk setting, ibig sabihin, dun sa mga area na hindi matao at saka maayos ang daloy ng hangin. Ang clarification, buong bansa na po tayo na ipatutupad ito. Yes, this is nationwide. Okay. Job Manahan, ABS-CBN. This question is for Yusek Verhere. Good afternoon, Yusek. This is Job Manahan po from ABS-CBN News. Mag-aantay pa po ba ng approval for President Marcos regarding this recommendation, and how soon can we, how do you call this, can we get a feedback from the President regarding this, or may thoughts na po kaya siya regarding this policy or this proposal?
Yes, sir. No. So actually, the very reason why we are having this press con and initially informing the public of this was because there was this verbal approval from the president when they talked with the Secretary Benhar from the ILG. But it's stated in the IATF resolution number 1, series of 2022, kung saan nakalagay that the IATF has resolved to recommend to the president and that there should be or the president will issue an executive order regarding this policy. So kung narinig nyo kanina, sinabi po ni Secretary Trixie kanina, hindi pa to polisiya. Kasi kailangan mailagay natin sa ganitong klaseng legal instrument before it becomes a policy. What we are doing right now is initially informing the public so that everybody is informed about the IATF resolution. And again, the president has given his verbal approval when the secretary of the ILG called him. Thank you very much, po. Clay Perdilla, PTV. Good morning po for Yusek Verhere. Kung pagbabasihan po yung improvement ng booster rate, at what number po pwedeng masabi na tumaas yung booster at pwedeng simulan po yung voluntary wearing of mask? Thank you. Thank you. Katulad ng sabi natin, we'll do this in a phased approach. We cannot be, hindi natin pwedeng madaliin dahil gusto natin, sinisiguro natin na protektado lagi ang ating mga kababayan and there are safeguards. So ang gagawin po natin, meron tayong phased approach. Sabi natin noon dito sa Pinas Lakas campaign for the first 100 days, we targeted 50% at least of the eligible population for the first booster shot. And nakita natin na napakabagal talaga ng uptake nitong first booster shot. So we said, dun po sa IATF, nag-present kami noong Lunes, sinabi natin at least 30% pagdating ng first 100 days. And then we do the progressive improvement or increase in the targets as the number of days or months go by. Pero para dito sa pilot ng indoor, kasama po yan sa pinag-aaralan natin ng ating mga eksperto. What would be the safe level or threshold or target na dapat marating natin para we can then on lift the restrictions for masks sa indoors? Julie Baiza, One News. Secretary Yusek Verhere, before the IATF decision, may ilang health professionals po na nagbabala na dangerous yung relaxation of minimum public health protocols, as it could lead daw po to fewer people na taking their booster shot. So paano po natin masisigurado ngayon na mas may encourage yung public na magpa-booster shot given na gagawin na nating hindi na po mandatory yung pagsusuot ng mask outdoor? Kailangan naiintindihan po ng ating mga kababayan yung ating risk factors. So ang risk factors po natin, namimitigate yan kapag meron po tayo mga pinapatupad na different measures. So we have our mask wearing, physical distancing, meron frequent hand washing, good ventilation, at saka yung ating bakuna. So pag tinignan natin, kapag ka na gawa mo lahat yan, that 6 out of 6, you have adequate protection. Ngayon, it will be something of a health-seeking behavior, a good behavior from our kababayans na kailangan they also know their risk and they will know if for them, they will voluntarily remove their mask or not. Pero kailangan, naiintindihan din ng ating mga kababayan na ito po ay isang bagay na yung risk should be mitigated based on the recommendations also from the IATF where in the resolution you would find na sinabi rin po at rekomendasyon ng department na ang bawat ahensya po ng gobyerno will implement policies and interventions so that we can further encourage our citizens to have their first booster shots. And by saying that, our government agencies may also do their mandates or have that mandate where pwede naman na magpapatupad sila ng isang polisiya kung saan mas pinapaboran ang mga mas may booster shot kesa dun po sa hindi pa nagpapabooster. So these are the incentives and disincentives that we can do so that we can further encourage our citizens to receive their first booster shot. Job Manahan. Good afternoon po, Yusek. Follow-up question lang po, no? How soon can the President act on the recommendation po of the IATF? May timeline po kaya na binigay si President Marcos? There is no timeline that has been given. We all know that the president now is in another
task, no, abroad. So aantayin po natin siya, but nandito naman po sila Executive Secretary. So everything is being prepared, nakipag-usap na rin naman po tayo. So we'll just wait for the issue once. But definitely, and we think because based from the feedback, na talagang pabor naman ang presidente, so the executive order can be issued immediately. Okay po. Next follow-up po, Yusek, what happens to, since this is still a recommendation po, what will happen po dun sa EO ng Cebu City on making this, how do you call this, making this optional po? No? Tapos ano po yung, what awaits LGUs like Cebu City that implement non-obligatory mask wearing po outdoors? So I'll refer this to Secretary Benhar. Magandang hapon po. Well, I've got your Republic Act number 11332. Okay. It says that this is about law on reporting of communicable diseases. No? Ito yung sinasabi nating state of public health emergency. At pagkatapos ito, nagkaroon po tayo ng isang executive order ng ating Pangulong Duterte, no, na kung saan create ang IATF. Let me cite to you yung pinakadulo nito. Prohibited acts. So nakalagay dito yung mga dapat gawin, etc. Non-cooperation of persons and entities that should report and or respond to notifiable diseases or health events of public concern. Ibig sabihin, non-cooperation and failure to respond to notifiable disease or failure of health events of public concern. And non-cooperation of the persons or entities that identified as having the notifiable disease or affected by the health event of public concern. No? So ito yung sinasabi kong national law. No? Of course, they are claiming autonomy about this. No? Ang punto rito is that we are already at a point na tapos na yung issue eh. Primarily, tapos na po ito. Tama po si Yusek Berhere, nakausap natin ang presidente and is amenable to this. Siguro, in fact, ang dami sa amin tumatawag na ibang LGU. They also want to have their own mask mandate. No? Kung pwede raw, tanggalin na rin daw. Kaya pinahold na lang namin lahat. Ako naman is that bawat isa sa atin ay gustong kung anong maganda sa bawat lugar. I know the intention. But please, no, dahil nga rito ay magtulungan na lang tayo, no? Tapos na ito, may IATF na, kailangan natin ng iisang body na bibigay ng polisiya. We are archipelagic. Hindi po pwede magkakanya-kanya tayo at makakagulo-gulo tayo rito, no? Anyway, for me, tapos na ito. This is already moot and academic. Sundan na natin ito. But next time around, kung meron naman dyan na gagalaw at sinasabi nga ni Secretary Yusek Berhere about the indoor, we have really to implement this one. No? Talagang didisiplinahin na natin yan. But right now, anyway, lahat naman tayo talagang gustong tumulong. Tapos na itong issue na ito, no? Let it stay at that. But for the meantime, let me just add, no, doon sa sinabi rin ni Yusek Berhere, just let me show to you some tables. Ito yung mga ibang pinalabas during the deliberation, no? Ito yung ibang bansa para lang alam ng ating mga nakikinig ngayon. Sa ibang bansa, siguro baka pwede i-focus ng camera dito. Sa Brunei, tinanggal na po yung mask wearing sa labas noong April 29, 2022. Sa Cambodia, ganun din, it's no longer mandatory noong April 25, 2022. Sa Indonesia, mask outdoors is not anymore mandatory noong May 17. Sa Malaysia, mandatory indoors and in public transport, no, May 1, 2022. Sa Singapore, required only for 6 years old and above in healthcare facilities and public transport. This was August 29, 2022. Thailand is only voluntary, no, June 24. At sa Vietnam, it's mandatory in public transport and crowded public places.
In short, yung nag-present nga ang sinabi niya, there are only two countries that requires outdoor na may mask. It's just the Philippines and Myanmar. Ngayon, wag na lang nating pag-usapan niyo, no? Tignan na lang natin yung kasing fear na baka tumaas ang kaso or about they want to connect it to booster. Ayoko lang banggitin ng yung bansa, pero may isang bansa dyan, ilang bansa, mas mababa pa ang booster shots kaysa sa Pilipinas. No? Margie, next. Okay. So ito yung comparative analysis of mask mandate. Pinapakita niya yung COVID cases bago ma-lift at after lifting. No? Tumaas ba ang kaso o hindi? Ito yung pinakita ha, during our ano. So, kung makikita nyo sa table na ito, lumalabas, talagang hindi naman ganong kalaki ang diferensya. No? Yung kasong tumaas. Ang importante lang ay sundan natin ang protocols na minumungkahi ngayon ng IATF. Nabasa sa labas at may hangin, pwede nang wala mask. Pero make sure yung mga immunocompromised, yung mga senior citizen, mga bata, pag-ingatan pa rin natin, pag-mask pa rin natin. Well, this, although this is optional, it's up to us. Dapat we should also have that responsibility. Ngayon, moving forward, sabi nga ni Yusek Berhere, marami pang mangyayari ito dahil yun naman susunod, yung mga sa indoor, pilot natin. Please lang, nananawagan ako sa lahat ng mayor, ng governor, magtulungan tayo about this booster. No? Mag-booster shots pa rin tayo because susunod na stage naman is about the indoor. Damihan na natin to para mas maginhawa sa ating lahat. Maraming salamat po. Vince Lopez. Good afternoon po. This question is for Secretary Abalos. Sir, good afternoon po. Ano po magiging parte ng DILG para sa nasabing proposal na policy upang ma-monitor ang mga lugar na mababa pa rin ang vaccination turnout rate sa ating bansa? Nag-usap na kami kanina ni Yusek Berhere. Talagang this time around, talagang magiging very, very active ang DILG. No? In fact, if kailangan samahan ko siya hanggang sa dulo, hanggang sa iba-ibang lugar, no? Hanggang sa ibang islands natin, sasamahan ko siya. Pag-uusapan namin yung kahalagahan ng booster shot. Kasi kuminsan, binabaliwala na lang natin eh. Hindi porking, of course, Omicron is different from Delta. It's different from South African variant. Pero tandaan po natin ha, iba-iba katawan natin. At yung mga immunocompromised o nakakatanda, talagang importante po talaga itong booster na ito. No? So talagang ito'y iikting ang panahon namin ito ng husto. Thank you. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Kay Yusek Berhere po. Ma'am, I just want to clarify kung yung recommendation ng IATF to make mask wearing voluntary, kasama po yung public transportation doon. Well, when we talk about public transportation, Pia, we talk about a crowded place, no? So it's a crowded setting. So pag nakita natin yan, hindi natin dapat isama. Nonetheless, kasi pag tinignan din natin, parang indoor din siya, especially LRT, MRT. So siguro po, yan po ay magiging exempted from that voluntary nature because we expect that transport areas or yung mga sinasakyan natin pang publiko ay laging siksikan. So can we clarify po what we mean by outdoors para sure po yung public, ma'am? Well, the outdoors would always be those places which are open. Katulad po ng mga parke, katulad po ng mga pinupunta natin. Ba, naglalakad tayo sa daan, wala naman tayo masyadong katabi. These are outdoors and this is well ventilated, walang masyadong tao. Ang kailangan natin tignan, yung outdoor place where merong crowding, maraming tao, at saka pangit ang ventilasyon. Minsan may outdoor, tas puno ng tao, tas meron pa siyang structure, although bukas naman sa side, hindi yun well-ventilated kapag gaganon. So it will be up to the local governments to determine also. We will release these guidelines. Alam nila kung ano po yung dapat na hindi crowded at saka well-ventilated. Dapat yung mga tao magsusuot ng mask. Katulad ng sabi ko, Pia, kanina, lahat ng ito babalik din sa behavior natin. We all need to help each other na alam po natin what should be the good practice of determining whether we wear our mask or we don't wear our mask.
Thank you very much, ma'am. Mark Salazar, GMA. Magandang hapon po. Meron po ba kayong parang special clarification or guidelines sa mga school administrators kung paano ito i-interpret yung changes na ito in campus dahil yung mga bata ay stricto tayo na pag pumasok ng gate ng school ay should always be wearing their mask all the time. Baka may mga tagubiling kayong bago na on how to interpret this new policy. Yes sir, no. So unang-una po, when we look at the vulnerable sectors in society, we include children as part of those vulnerable. But katulad nga ng sabi natin, ang nakalagay sa resolution natin ay mga immunocompromised individuals at saka yung atin pong mga nakakatanda. So I suggest that our parents na lang, no, be more careful and for them to ensure that their children are protected, especially when they go to school where there are a lot of students interacting between and among each other. Mas maganda po siguro na hikayatin pa rin natin ang ating mga magulang since this is voluntary na lagyan pa rin ng mask ang mga bata hanggang makatapos ng kanilang session for school. And then when they go home, pag outdoor, pwede namang wala para nakakalaro rin ng maayos sa mga bata. Job Manahan. Good afternoon po, Yusek Verhere. Other topics naman po, aside from dun sa face mask, in sa state of calamity due to COVID-19, is going to lapse na po on September 12. This is different from the State of Public Health Emergency Declaration po. May nabilin po ba si President Marcos regarding this? The palace said kasi last month na it is up to your recommendation daw po whether to lift or to keep yung policy. Yes, Job. Actually, the President has already pronounced this during one of his interviews when we had our vaccination, when he had his vaccination in the city of Manila. He said that he is also parang agreeing that the state of calamity should be extended until the end of the year. Ang kanyang basihan was because the considerations, yung sabi natin, na mga tinitignan natin na maapektuhan pag nag-lapse ang state of calamity, yung EUA na gamit natin, yung COVID-19 vaccine deployment program, yung mga tax exemptions and all of those, sabi niya, bago natin ma-i-revisa ang RA 11525 so that we can have this cover kung sakaling mag-lapse, matatagalan pa. We cannot have this 1 month para magawa natin yon. So sabi niya, he recommends na siguro dapat i-extend na lang hanggang matapos ang taon. So what we did after that pronouncement, we recommended to the National Disaster Risk Reduction and Management Council kasi sila yung nagre-recommenda sa presidente about state of calamities. So we recommended and a full council meeting was held last Monday wherein they already resolved that the recommendations will be submitted already to the president. Thank you po. Tapos for Secretary Abalos naman po. Hello po, good afternoon po sir. Sir, Burmans na rin po kasi. Yes. And ayun, malaki po yung chance na yung mobility ng mga tao, parang dadami rin po sila sa mga ano pamilihin. Ano po yung magiging parang policies na i-recommend nyo for LGUs regarding the possible crowding sa mga areas, yung mga hotspots like sa Divisoria, mga ganong areas po, sir, tsaka sa mall? Well, hindi talaga kami titigil in reminding everyone. Although we have this new policy that's coming na for outdoors, maski optional na nga ang mask, pero always maintain distance, no? Hand washing, etc. Andun pa rin yun. And especially kaya nga ang nakalagay doon sa ginawa naming resolution is to remind everyone, especially those who are very, very vulnerable to this, to be reminded that they should always take care of themselves by still wearing masks, although it's optional. No, that's the most that we could do right now, and probably just prepare for the booster. That's the most important thing right now that we could really contribute, the LGUs. Kaya nga by probably, tinan natin, Yusek Berheri, if it's next week, we could go around the country and really rally people behind this drive for booster shots. This is quite important right now. Thank you. Any more question? Miss Evelyn? Another topic lang po kay Secretary Abalos. Sir, pwede pong malaman kung ano po yung policy ng DILG sa
STL operations kasi po may mga na-receive akong report na meron pong mga lalawigan na ang nag-ooperate po ay yung illegal and not yung binigyan po ng ano ng license ng PCSO. Ano po yung policy well, ng DLG? STL are given franchises by the PCSO. So, kami, ang susundin namin kung ano yung binigyan ng franchises because these are the legal entities. Lahat ng illegal dapat lamang hulihin. And if you know of anyone na merong ganon, sabihin nyo lang sa atin. That was the OH officer in charge, Maria Rosario Vergere, announcing the recommendation of the Interagency Task Force to lift the mandatory mask mandate outdoors nationwide. Vergere says the optional mask wearing will only be for low-risk individuals in low-risk settings, which means senior citizens and immunocompromised individuals should still wear masks. The palace also clarifies that this is only a recommendation and not yet a policy. We'll bring you more details on the rundown coming your way next.